Kakausapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Siliang. Ito'y may kaugnayan sa naging pahayag ng embahador na hindi dapat na makialam ang Pilipinas sa isinusulong na Taiwan independence kung pinangangalagaan ito ang kapakanan ng 150,000 na mga overseas Philippine workers doon. Tinututulan din kasi ng China na paigtingin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa pamamagitan ng pagtatayo ng apat na construction sa apat na base militar na nasa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayon sa Pangulo, maaari kasing nagkaroon ng lost in translation, lalo na't hindi naman English ang pangunahing lingwahe ni Wang Silian. Interesado ang Pangulo na marinig ang paliwanag ng embahador. Una rito, sinabi ni Wang Silian na misquoted siya ng media nang lumabas na mistulang pinagbabantaan ang Pilipinas. Aminado ang Pangulo na nagulat siya sa naging pahayag ng ambasador. Taong 2014, nang lagdaan ng Pilipinas at Amerika ang EDCA kung saan pinapayagan ng mga Amerikanong sundalo na magkaroon ng access sa military facilities ng bansa. Sa naturang kasunduan, pinapayagan din ang mga Amerikanong sundalo na magtayo ng mga pasilidad, maglagay ng mga military equipment at mga barko sa Pilipinas. May naunang limang EDCA site sa bansa. Ito ay ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Mactan Benito Evuen Air Base sa Cebu, at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Sa ilalim ng Marcos Administration, apat na EDCA sites pa ang ipatatayo sa mga military facilities ng bansa. Ito ay sa Balabac Island sa Palawan, Naval Base Camilo Osayas sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, at Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela na parehong malapit sa Taiwan. Hindi naman tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailan sila magkakausap ni Wang Silian.